So, I assume na meron na kayong account sa gmail.com kasi yun yung gagamitin natin para mag-login dito sa blogger.com. So, first, punta ka sa blogger.com. Type mo lang blogger.com. Then, magpapakita tong screen na to. So, kailangan mo mag-login using your Gmail email address. It, limbawa sa akin is huwag nyo na lang akong spam kasi hindi ko rin naman chine-check yung email na yan. Kasi ginamit ko lang ito para mag-record or to show how to create a Blogspot blog. The next, so yung mga iba, pag naka-default kayo sa Filipino, so ang makikita nyong dashboard is ito. Nasa nyo, mga blog ni Sopina. So makikita nyo Tagalog. Kung minsan, mahirap intindihin kasi yung pagkaka-translate nila is parang mas mahirap pang intindihin kaysa sa English. So kung gusto nyo i-convert sa English, nakasanayan kasi natin English pagdating sa internet eh. Pwede nyo puntahan sa ito, setting ng mga language, then English, di ba? Dito, English, tapos United States. So, ito na, English na siya. So, kung wala ka pang blog na nag-create, ito pa lang yung makikita mo. So, makikita mo dito, new blog, para makapag-create tayo ng bagong blog. Create lang natin. So, anong title ng blog natin? Halimbawa, gusto kong mag-create ng blog related sa pet ko. So, halimbawa, ang pet ko is Chihuahua. So, pwede ko ilagay dito is my how to take care your Chihuahua. Ewan ko, tama ba yung spelling ng Chihuahua ko? Sabihin na natin, tama. So, ito naman, web address, ito yung dapat unique. Ibig sabihin, wala pang ibang gumamit nito. Kung may gumamit na, hindi mo pwedeng gamitin kasi required talaga is unique. Kasi ito yung pinaka-address mo eh. Parang, halimbawa, di ba? Yahoo.com, kumitasanet.com. So, yun. Unique yun, hindi pwedeng maulit yun. So, halimbawa, dito sa atin, subukan natin Chihuahua Caring. So, ibig sabihin, pagka-check siya, ibig sabihin available yan. So, tingnan nyo, kung hindi siya available, may nakalagay na ganitong symbol dito. So, ayan, ibig sabihin available, pwede mong gamitin yung chihuahuacaring.blogspot.com. So, ang magiging website address mo na blog, ano ba, blog address mo is chihuahuacaringblogspot.com. So, sa web address, hindi pwede maglagay ng special character at saka space. So, special character, ano ba, asterisk, question mark, and other. Then, pagkatapos nun, mamimili tayo ng template. So, ang template na pipiliin natin is, limbawa, ito. So, pag nakapili ka na, click create. Then, ito na. Tcharam! Meron na tayong blog. Create na. Gusto mo makita? Ano itsura? Ito na ngayon yung bagong blog mo. Since wala ka pa naman nilalagay na blog post, kaya ito pa lang yung itsura niya. So, pagka mayroon ka na nilagay, mababago na siya. So, for example, gusto natin mag-create. So, i-click mo lang to, create new post. So, click mo. Then, ito na siya. So, pwede ka na ngayon magpasok ng blog post natin dito. So, dito, this is my first post title. Dito mo kasi ilalagay yung title ng blog post mo. Then dito mo naman ipapasok yung laman ng blog mo. Pwede kang mag-type kahit gaano pa kahaba ang gusto mo. As mahaba
ang blog post mo mas maraming information kang maibibigay sa mga reader. So basically, kung gusto mong maraming blog ba text information na ibibigay, huwag mong limitahan. I-type mo lang na i-type kung ano yung gusto mong i-type. Gusto mong sabihin sa mga reader mo. Halimbawa, may pumunta sa website mo, meron siyang hinahanap about something. So, yung information, huwag mong titipirin. Ibigay mo kung ano yung gusto nilang malaman. So, halimbawa, nag-type ka niyan. Gusto mong itong part na to is naka-bold. So, i-click mo lang yung bold. Kung marunong ka ng Word, Microsoft Word, so, parang ganun lang din. Kung ano yung nakikita mo, yun din yung itsura niya. Halimbawa, to gusto ko siyang palitan yung kulay niya. So, palitan. So, pwede mo experiment mga to isa-isa. Wala namang wala. Pagka namali ka, undo mo lang, control Z. So, halimbawa, ito ay heading. So, pwede ko siyang gawin heading. Ayan, so, kapansin ng bago. So, kung gusto ko naman mag-insert ng image, halimbawa lang, gusto ko mag-insert ng image dito, kiklik ko lang to, button na to, di ba? Insert image. Pag tinapat mo naman, mayroon siyang nagpapakita kung ano yun, kung ano ibig sabihin nun. So, i-click mo, image, halimbawa, choose from file, halimbawa yan. Then, click mo lang, halimbawa yan, kung ito yung image nilalagay mo dun sa blog post mo, then add select. So, meron na tayo. Pag-click mo siya, gusto mo halimbawa, nandito siya sa left side or right side ng text, gawin mo lang is click left. Yeah, so, left, nandiyan siya. Kung gusto mo nandito, sa left siya ng mga text. Then, pagkatapos, kung wala ka nang ilalagay, kung gusto mo maglagay ng video dito, click mo lang. Kung gusto mo man ng link, kunwari gusto mong ito nakalink sa ibang site, click mo lang yung link. So, huwag ka matakot na explore kung ano man yung mga nakikita mo dito. Kasi hindi masisira yung blog mo. So, pagkatapos mo, kunwari natapos ka ng maglagay ng blog post, click mo lang yung publish. Then, kung gusto mo siyang i-share sa mga kaibigan mo sa Google, so, pwede mo siyang i-share dito. Ito ay sample post lamang. Magandang i-share kung marami ka ng mga friend sa Google Plus kasi mas maraming, tawag kasi natin dito is social signal. Mas maraming nakakita, maraming mag-share ng blog post mo, mas malaking chance na maraming pupunta dun sa blog mo. Mas maraming traffic, siyempre, mas maraming kita. Now, meron na. Ito na yung ngayon yung pinost natin kanina. Gusto mo makita yung blog mo? Click mo lang tong view blog. So, ito na. So, kung gusto mo makita yung post, halimbawa, marami ka ng blog post, click mo lang yung ito, yung title niya. Then, magpapakita na ngayon siya. Ayan. So, meron na tayo. Kapag-create na tayo. Kung gusto mo bumalik ngayon doon sa list ng mga blogs mo, click mo lang to, my blogs. Ayan, so nandito ka na ulit sa dashboard. Kung meron ka pang pangalawa, pangatlo, pang-apat na vlog, so pwede mo silang i-edit. Kung gusto mong i-view, gusto mong makita lahat yung mga vlog post, pwede ito at i-edit. Limbawa, ito. Limbawa, marami yan ang vlog post. Click mo lang post. Then, nung itong post na to, gusto mong edit, click mo lang yung edit. So nandito ka na. Then, click update. Kung gusto mong i-update, so, ganun lang. Ganun lang kasimpleng gumawa ng Blogspot blog. Meron ka ng Blogspot blog ngayon. So, pwede ka ng daily or every other day mag-blog post.